pag-isipan natin mabuti ang scholarships natin at ang plano ko din po yung student loan program nga eh. Na may scholarships sa dalawang bagay, sa talagang matalino na matalino, o pangalawa, doon sa mga kinakailangan ng bansa na mga kurso na tatapusin ng tao. Ngayon, kung isang estudyante hindi na makatalinuhan o gusto pa rin pumasok sa isang course na napaka-overheated na masyado ng marami, student loan ang pwede niyang kunin. Ako magpapatunan niya na, Mr. Secretary, although ito sa eskwela, hindi sa gobyerno, pumasok ako sa Ateneo, nakatapos ako ng 4 taon yan, student loan service. Biniyaran ko 1 year after, sinimula ko bayaran, 1 year after graduation. Nakatapos ako, hindi naging masyadong pressure sa nanay ko na isang byuda. Ito, Alvin, ang aking plano, maglaan tayo 1 year lang ng mga 5 billion. More or less, i-actuarial. Para seed. Para seed na money na po. Ilagay natin sa SSS. Huwag pera ng SSS. SSS lang magpapatupad. Magmamanage ito. Bakit ano, SSS, Mr. Secretary? Kasi silang may mechanism eh. Kasi ganito ang pananaw ko. Pag-uutang ng estudyante, kung hindi siya working, ano? Yes. Iba-iba yung working student. Kung hindi siya ng working student, uutang ang estudyante, immediately bibigyan mo na ng SSS number yan. Mm, tama. Tapos, pag siya'y kumikita na, lilitaw yung SSS number. Correct. May deduction na eh. Doon na aawasan siya ng unti-unti sa magaang na bagay para may guaranteed repayment. Sa ganang atin din, kailangan pag-isipan natin yung coverage ng SSS, potential coverage. Opo. Dapat bagong panganak pa lang may SSS number na ito. Oo. Bago po tayo mag-tapos, babasahin ko isang text dito. Ang galing talaga ni Secretary Gibo. Kudos and good luck sa May 2010. Salamat po. Bago tayo mag-break, magbula kay Romy Guerrero ng Barangay Baclaran. Bay, good luck daw sa inyo, Secretary Gibo. Ay, maraming salamat, Mr. Guerrero. Merry Christmas po. Magbe-break muna tayo. Ito na ang huling segment natin. At 28 minuto na, makalipas ang 9 na umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambeko. Maganda ng umaga po sa inyo muli. Paring Ed, magandang umaga sa inyo. O, JR! Magandang umaga! Magandang muna ng Merry Christmas. Hindi narinig ang boses mo eh. Uy, magandang... Ano ba? Tanghali tuloy na sa isip ko. Magandang umaga sa inyo, Merry Christmas ang babati mo. Merry Christmas po sa inyong lahat. Sige na. Secretary, ito ang executive producer namin, JR. Merry Christmas po sa inyo. May tanong ako, sir. Yes. Pwede yung magtanong? Pwede ka magtanong. Kung yung iba, nagtatanong, pwede ka rin. Oo. Pwede yung magtanong kung... Ewan ko kung natanong na ho sa inyo. Corruption po. Well, ang corruption, sa tingin ko kasi... yun nga, negative ang approach natin. Meaning to say, parusahan, hindi dapat yun ito. Mm-hmm. Pero hindi natin nire-reduce by way of incentives ang engganyo para maging corrupt. Unang-una, napakabababa na sweldo. Mm-hmm. Pangalawa, walang performance bonuses and incentives. Mm-hmm. So, hindi balansyado ang equation. Kaya nga, hindi ba may kasabihan, carrot and stick. Mm-hmm. Tayo puro stick eh, walang carrot. Mm-hmm. Kasi, aminin na natin, ano, that there are, we should try to get voluntary compliance. Paano mo gagawin yon? Hindi naman pwede puro kahawang gawa na lang at espiritu eh. Mm-hmm. Kailangan may engganyo. And most importantly, it's a financial incentive. Kumbaga, sinasabi ni Secretary Gibo, kapag gumawa ng mabuti, bibigyan mo naman ng biyaya, kantimpalaan mo. Pero pag gumawa ng masama, parusahan mo rin. Tama naman. That, I think fair yan, ha? Mm. Pero pag pinarusahan naman, ang klaseng parusa naman, sir? Kasi kailangan matindi ang parusa talaga, no? Oh. Para magsilbing halimbawa sa iba, no? Mm-hmm. Ngayon, ang nagiging malaking problema pagdating dyan, Mr. Secretary, is the ano certainty of punishment and the certainty of tama reward. That's right. Tama kasi kagaya sa Singapore, kasi pinag-uusapan natin, para ban tayo, kawawang-kawawa ng Pilipinas, napaka-corrupt na bansa, etc. In all countries, I believe, may mga ganyang instances. Oh, Japan nga, sobre. Ang nagiging malaking problema lamang is how we handle this. Eh. Oh, yeah. Yun ang nagiging malaking problema natin. Ang lumalabas sa atin sa Pilipinas, merong tinititigan, may tinititigan. Yun ang nangyayari. Basa pa lang ako ng ibang mga tawag dito sa text. Okay. Ito, galing sa kaibigan ko, si Mafe Karandang. Di ba Kalamba tayo, Mafe? Teka, Kalamba to. Ito, Facebook. Sa Facebook. At talaga regular na nakikinig sa Karambola. Sabi niya, Mafe, I'm happy to report that in my circle of friends, we are mostly supporting Gibo. More power to you and God be with you. Thank you, Mafe. Yes, si Mafe, Mr. Secretary, ano yan? Masugid na tiga
hangayan ninyo at saka ni Congressman Timmy Chupeco. Oh, ay, salamat po, Mafe. At Merry Christmas, Mafe. Kung di ako nagkakap, di ba Mafe, Chupeco ka? Oo. Oh. Chupeco yata. Kaibigan, ano to, makakamakanap pa nga ni Timmy ito. Hindi, at saka si Mayor June Chupeco. Binabati po natin si Mayor June. Pwede po bang mag-volunteer at ano po ang gagawin ko para matanggap akong volunteer? I've been intently following presidential candidate interviews. No doubt, Dibo is the best. Pinakamatalino, pinakahanda, at may bonus pa, pinakangwapo. Dapat, yeah. Sige po, ang ating susunod na Pangulo, huwag natin sayangin pagkakataon na magkaroon ng Pangulo, may pagmamalaki natin sa buong mundo. Eh, ano kung si GMA nag-i-endorse sa kanya? Sa talino ni Gibo, nakaka-decide siya independently. Ibang presidensya, huwag na natin masayang. Huwag na. Ang sa lahat po ng gusto mag-volunteer, mag-login din po sa website natin, www.gibo.ph. Lahat po ng data nandun po. www.gibo.ph. Oh, tapos meron pa ito, paring Alden, paring Ed, Mr. Secretary. Talagang wala nang pinag-ibayan at yan ang pinakamatindi. Pag naging presidente natin, angat tayo. Edo, wag na to. Edo man sa ano eh. Ito naman si Edo. January 5 ka na pumunta dito. Oo, si Edo. Ating Edo kasi. Binabati ho natin ang aking katambalan. Kumusta si Edo? Kumusta ang relasyon ninyo? Alam niyo po, unang-una, si Edo po ay may karanasan sa gobyerno na malawak. At hindi biro ho maging isang broadcast journalist din, katulad po ninyo. Dapat alam nyo ang pulso ng bayan, alam nyo yung mga issues. Pangalawa, ito ang pinaka-importante, yan ang taong may isang salita. Isang salita at he unconditionally pumayag siya na suportahan ang team namin at ang lakas kang PCMD. Ay, nako, hindi nyo lang alam kung gaano kalaki ang nakarangalan ko po na makasama si Edo Manzano. At ang sinasabi nyo, Secretary, itong si Vice President Edo, kung sakaling kayo ay pala rin next year, makakatulog kayo bilang Vice President nyo? Hindi lang makakatulog. Gagamitin ho natin na talagang sangay ng pagkapangulo upang siya ay pumunta sa iba't ibang sektor. Katulad ng sa Abra, no? Nag-connect siya na maganda ho dahil peace and order ang problema doon. Peace and order ang problema. Nakapag-connect siya sa mga local leaders doon at pwede siyang maging ambahador ng Pangulo. Si Edo, hindi naman talino, pareho rin nyo. Malakas din ang IQ ni Chairman Edo. Ang laki ng karanasan sa buhay ni Edo. Ano? At to read his background, makikita natin ang experiences niya, no? Sa armed forces, sa edukasyon niya, sa pagtatrabaho niya sa iba't ibang mga non-governmental and governmental agencies. No? May nag-text mo dito, sabi niya, sa Sasmoan na Pampanga, kayo po ang malakas at hindi si Noy na mas kapampangan na sa inyo. Pero kayo, you speak kapampangan also. Naintindihan ko po, hindi ko po masalita. At dun po sa Sasmoan, sa kadahilan ng kasamahan po natin ang ating Pangulo na umikot dun, ang mga gumawa ng maraming projects po doon ay ang Philippine Air Force Engineering Brigade. Sa mga barangay, yung Mabuan-Buan, Batang First, Batang Second, na, yan po, ang mga barangay na yan, maaabot nyo lamang sa pamamagitan ng bangka. Dahil ito po yung nakasurround sa mga fish ponds. At ito po nung araw ay pugad ng insurgency dahil madaling kumuleksyon ng mga insurgents dyan. I-extortion lang po nila ang mga may-ari ng piso. Karburo lang ho, kalaban dyan. So, napakita po natin, sa pamamagitan na ating Pangulo, yung paggagawa po ng mga barangay centers nila na Air Force po ang gumawa. Kaya, napakalaking tulong po ng ating armed forces dyan po sa Sasmuan. May isa pong text dito, hindi ko naman na... Meron pa isang barangay dyan, Sebitanan, ang pangalan. Sebitanan. Tell us about Gibo, wife and kids. Isa lang po ang inyong anak, ano po? Eh, mas importante po, isa lang po ang asawa at isa lang po anak. Yan ang pinaka-importante, isa lang ang asawa. Hindi naman pwede po ang isang anak sa dalawang asawa. Sabi din dati ng kalooban po, Secretary Gibo, Mr. Teodoro, gusto ko lang pong malaman ang iba pang dahilan kung bakit gusto niyong maging presidente ng Pilipinas maliban sa luma ng dahilan na gusto maglingkod sa bayan. Hindi, ganito po yun eh. Full circle na po tayo, nagsilbi po tayo bilang youth leader, bilang legislator, bilang Secretary of National Defense. Ngayon, ako po ay head ng isang team. Yan, team po na yan ay pinamumunuan ng lakas kang PCMD.